Hello, what's good mga Lodi? It's your boy, Anime Real Quick Page Channel. So we are back again. So bago nga ang lahat, ay nais ko lang munang magpasalamat sa inyo ng marami. Kasi umabot na nga kasi po tayo sa 10,000 subscriber. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Grabe, hindi ko po talaga inakalang abot po ako sa gantong stage. Pero, well, nandito na nga po tayo. Kaya nagpapasalamat po ako ng marami sa inyo. So, yun nga, maraming salamat po sa inyo. So, ang tatalakayin nga natin ngayon ay ang isa sa primary antagonist sa Valhalla Arc na mas pinili ng karamihang itopic natin. Well, dahil mahal ko kayo, ay kayo ang masusunod. So, let's go. So, ang tatalakayin nga natin ngayon ay si Hanemiya Kasutora from Tokyo Revengers. Pero bago nga ang lahat at bago ako magsimula ay kung hindi ka pa nga nakakapag-subscribe at bago ka pa lang sa ating YouTube channel ay mag-subscribe ka na at i-hit mo na ang notification bell para always ka nang updated sa kada ilalabas pa nating mga upload video at pag mo na rin kalimutang i-like itong video mga Lodi. So, simulan na natin to. So once again, this is Anime Real Quick Page Channel. Bilangin nyo kung nakailang saw ako. So once again, this is Anime Real Quick Page Channel. Let's go! Lodi, si Hanemiya Kasutora nga ay ang isa sa founding members ng Tokyo Manji Gang at siya nga yung pinakadahilan kung bakit binuo o ginawa ang Tokyo Manji Gang, which is ginawa yung Tokyo Manji Gang sa idea ni Baji at sa kagagawan naman ng 9th generation ng Black Dragons Gang at that time. So ipapaliwanag ko sa inyo yan mamaya. So si Kasutora nga ay ang isa sa kababata o childhood friends ni Mikey at ng iba pang mga founding members ng Toman. So bago nga ginawa yung Tokyo Manji Gang o nung wala pa nga, ang Tokyo Manji Gang ay si Mikey, Draken, Mitsuya, Pachin, Baji at Kasutora ay matalik ng magkakaibigan, which is magkakasama na nga sila lagi nun. At sa mga panahon namang ito ay isa na ngang maimpluensya at malaking gang ang Black Dragons Gang sa buong Tokyo. At saktong dito na nga nagkakatalo mga Lodi. Kasi yung tinitirahan nga ni Kasutora at that time ay kasama sa nasasakupan o nakapaloob nga ang tinitirahan nila sa teritoryo ng Black Dragons Gang. Wala naman sanang talo doon mga Lodi o wala naman sanang problema doon. Pero nang malaman nga iyon ni Shon Madarame at nang malaman niya nga din na kaibigan ni Kasutora si Mikey ay doon na nga nagkakatalo. Wait, sa mga hindi nakakalam dyan mga Lodi ay mainit nga kasi si Mikey sa Black Dragons Gang, which is hindi naman sa lahat ng generation katulad ni Taiju Shiba at ni sino ba to? Shinichiro Sano, kuya niya. Hindi naman yon. Pero doon na nga nagkakatalo kay Izana Korokawa at kay Shon Madarame. Sa madaling salita mga Lodi kung bakit ay minana nga kasi ni Shon Madarame yung kalooban ni Izana Korokawa kasama na ang isang misyon na patayin si Mikey kasi may beef talaga si Izana Korokawa kay Mikey. Pero si Mikey mga Lodi ay wala namang beef sa kanya, which is hindi nga alam ni Mikey kung bakit siya nagagalit sa kanya si Izana Korokawa. So kung pupuntuhin nga mga Lodi ay nadamay lang talaga dito si Kasutora. So balik tayo nang malaman nga ni Shon Madarame na kaibigan ni Kasutora si Mikey ay dito na nga nila sinimulang i-pressure si Kasutora to the point na nakakatanggap na nga si Kasutora ng mga threat o banta at kasama na nga dito yung inaabangan siya palagi ng mga ito, which is nagkaroon nga ng alitan sa pagitan ng Black Dragons Gang at ni Kasutora. Nang malaman nga iyon ni Mikey at ng iba pa yung ginagawa ng Black Dragons Gang kay Kasutora ay dito na nga pumasok yung idea ni Baji. Nagumuwa sila ng sarili nilang gang para maprotektahan si Kasutora at ang bawat isa. At ang pinakalayunin nga nito ay ang labanan ng Black Dragons Gang. So yun nga mga Lodi, si Kasutora nga ang pinakadahilan kung bakit binuo ang Tokyo Manji Gang. So mga Lodi, kung pag-uusapan nga natin ang lakas ni Kasutora ay kaya ngang makipagsabayan ni Kasutora mga Lodi, para sa akin kaya niya ngang makipagsabayan kay Draken, Mitsuya, Pachin, which is hindi na si Mikey, malakas si Mikey masyado eh. So mga Lodi, yun nga, isa nga si Kasutora sa malakas na miyembro ng Toman. Kasi kasama nga din kasi siya sa tumalo sa 9th generation ng Black Dragons Gang na pinamumunuan ni Shon Madarame. So ikukwento ko. Pagkatapos ngang mabuo ng Tokyo Manji Gang, lumipas ang ilang araw bago nga nila kumprontahin at labanan ng Black Dragons Gang ay kinuha nga muna ni Mikey yung opinion at permiso ni Shinichiro Sano, which is pumayag naman si Shinichiro Sano gawin yung gustong mangyari ni Mikey. Nang makuha na nga ni Mikey yung permiso ni Shinichiro Sano as a former first generation
president leader ng Black Dragons Gang ay kinumpronta at nilabanan na nga nila yung Black Dragons na pinamumunuan ni Sean Madarame. Ang mga bagitong sina Mikey, Draken, Mitsuya, Pachin, Baji at Kasutora nga ay tinalo ang 9th generation ng Black Dragons Gang. Kasama si Kasutora doon mga Lodi. Kaya proved na nga na malakas talaga si Kasutora kahit ng mga bata pa sila. Which is mamaya ako na buong tatalakayin kung gaano kalakas si Kasutora. So focus muna tayo sa story. So si Kasutora nga ay sobrang laki ng loyalty kay Mikey at sa Tokyo Manji Gang. Pero may isang mistake nga na pangyayari na nangyari kay Kasutora. At ito na nga yung bumago sa personalidad niya at sa pagtingin niya kay Mikey. Isang araw, balak sanang regaluhan ni Kasutora si Mikey ng pangarap at gusto nitong bike na CB250T, which is sa mga panahon ngang ito ay isa nga itong pinakamagandang bike at nasa prime nga ang bike na ito. At that time, balak niya ngang regaluhan si Mikey nito kasi malapit na nga yung kaarawan ni Mikey, pero wala nga siyang sapat na pera para mabili yon at nagdesisyon na nga lang siyang nakawin na lang iyon para kay Mikey kasi gusto niya ngang si Mikey masaya. Niyaya ni Kasutora si Baji para samahan siya pero ayaw sana ni Baji kaya pinigilan siya ni Baji. Pero hindi siya pinakinggan ni Kasutora at nagtuloy-tuloy nga lang ito. At dito nga ay sumunod na lang sa kanya si Baji kasi ayaw siya ni Bajing iwanan mag-isa. So pass forward tayo. Habang ninanakaw na nga nila yung CB250 bike ay nahuli nga si Baji ng may-ari ng shop na pinagnanakawan nila at nakilala nga siya nito. At nung magpapaliwanag na sana si Baji at kakausapin niya ito, ay dito na nga pumasok si Kasutora galing sa likod. Sa kagustuhan ni Kasutorang iligtas si Baji para hindi sila mahuli, ay hinampas nga ni Kasutora yung may-ari ng shop sa ulo at instant knockout nga ito. At nung nakita nga ni Baji hinampas ni Kasutora yung may-ari ng shop, ay gulat nga si Baji at napasigaw ito kasi yung may-ari nga daw ng shop na iyon ay yun pala yung nakatatandang kapatid ni Mikey. At yun nga daw ay si Shinichi Rosano. Nang tinignan nga nila ito ng malapitan ay hindi na nga ito humihinga na nangangahulugang patay na nga ito. At gulat nga si Kasutora kasi napatay niya nga si Shinichi Rosano. So yun nga, aksidente ngang napatay ni Kasutora yung nakatatandang kapatid ni Mikey. At nagpanik nga doon si Kasutora. Yung pangyayari ngang iyon ay doon na nga nagsimulang magbago si Kasutora pagkatapos niyang mapatay si Shinichi Rosano. Dito nga ay sinabi niyang kasalanan lahat iyon ni Mikey. At dito nga din ay nag-decide si Kasutora ang papatayin niya daw si Mikey. Pagkatapos nga noon ay ipinadala na nga sila sa juvenile center. Nang marilis na nga si Kasutora sa juvenile center ay galit na galit pa nga rin ito kay Mikey kasi ginugol niya nga lang daw yung maraming taon ng pagkabata niya sa kulungan dahil kay Mikey. Kaya Mikey's fault nga daw talaga. Gagi. So yun nga, guilty na guilty pa nga rin si Kasutora dahil sa mga nangyari at yun nga yung naging dahilan kung bakit napunta si Kasutora sa pagiging masama kasi Mikey's fault. So yun nga, pagkatapos ngang marilis ni Kasutora sa juvenile center ay sumali nga ito sa Valhalla Gang kung saan ay kinausap nga siya ni Suji Hanma at Kisaki Teta at nagustuhan niya nga yung layunin ng gang na ito, ang wasake ng Toman at patayin si Mikey. At dito nga sa Valhalla Gang ay si Kasutora nga ang humahawak sa anti-Toman forces at pinamumunuan niya nga ito. At isa nga si Kasutora sa tatlong importanteng tauhan sa Valhalla Gang kung saan ay siya nga yung number 3 ng Valhalla Gang. Pero pagkatapos nga ng laban ng Toman at Valhalla Gang ay na-realize nga niya dito kung ano yung nagawa niya at ginawa niya. Kung saan ay na-realize niya nga dito na siya yung responsable sa pagkamatay ng 2 tao. At yun nga ay si Shinichi Rosano at Baji. Kasi pagkatapos ngang isacrifice ni Baji yung buhay niya sa kagustuhan netong mailigtas si Kasutora, dito nga ay na-realize niyang hindi pala siya iniwan ni Bajing mag-isa. At lagi nga si Bajing nasa tabi niya. Kung saan ay lagi nga siya netong sinusubukang protektahan na tang iba pa. Pagkatapos nga nilang makita yung lucky charm na binili ni Baji pagkatapos nila mabuo yung Tokyo Manji Gang, doon nga inaalala nila yung ginawang motto ni Baji na one for all for one. Which is ginawa nga iyon ni Baji kahit sa kahuli-hulihan ng buhay niya. Kung saan inagawa niya ngang panindigan iyon at nakita naman natin iyon. Yung sinacrifice niya yung buhay niya para lang maisalba si Kasutora at mapigilan si Mikey mapatay si Kasutora. Pagkatapos nga nun ay na-realize na ni Kasutora ang lahat at inako
niya nga yung pagkakakulong. Pagkatapos nga no, na ipinadala nga ulit si Kasutora sa kulungan kung saan ay nakulong nga siya ng 10 taon. Pagkatapos nga niyang makalaya sa loob ng 10 taon na pagkakakulong ay dito na nga siya tuluyang nagbago, mga Lodi. At dito nga ay hindi niya nabukang bibig na Mike is fault. Mabait na dito, mga Lodi, si Kasutora. Dito nga sinusubukan niyang tulungan si Takemichi para maibalik at mailigtas si Mikey sa pagiging masama nito. Kasi naniniwala nga siyang isa siya sa responsable sa kung bakit naging masama si Mikey. So dito na nga ito nagtatapos, mga Lodi, pero gaano nga ba kalakas si Kasutora? So gaya nga na sinabi ko kanina, isa nga si Kasutora sa tumalo sa Night Generation ng Black Dragons gang na pinamumunuan ni Sean Madarame kasama si Mikey, the Invincible Mikey, Draken, Baji, Mitsuya at Pachin. Actually, mga idol, parang imposible nga eh. Kasi mga bagito pa nga silang lahat noon, na tumiidad nga lang silang 5 noon ng 12 years old at si Draken nga lang yung 13 years old. Pero kinumpronta nga nila yung Black Dragons gang na isa sa pinaka namamayagpag na bikers gang sa Tokyo at that time. Kung saan ay nagawa nga nilang talunin yun ng 6 lang sila. Diba? Grabe yun. So meron pang pangyayaring nagpapatunay kung gaano kalakas si Kasutora, mga Lodi, at hindi nga ito mawawala. Yun nga ay yung pinatiklop niya yung isa sa notorious at big fish na delinquent sa buong Tokyo na dumalo bilang tagapamagitan noon sa laban ng Balhalagang at Toman. Yun nga ay si Hansen. Nang hindi niya nga magustuhan yung gusto o demand ni Draken na maibalik si Baji pag nanalo sila, ay nainis nga ito at inawat nga siya ni Hansen. At dito nga ay binigyan niya ng isang sapak sa mukha at sa bodega si Hansen. Pagkatapos ngang tamaan si Hansen nun, ay humalik nga ito sa lupa at namilipit nga ito sa sakit. At nung Mikey versus Kasutora na nga ay... Pero tuso nga lang makipaglaban si Kasutora, mga Lodi, kasi hindi niya nga hinarap si Mikey ng 1v1. So as a fighter nga ay malakas si Kasutora, mga Lodi, which is proved naman ito. At sa patangang patunay yung sa Black Dragons at kay Hansen. So pagkatapos ng mamatay ni Baji, mga Lodi, ay nagbago na nga si Kasutora kung saan ipinagpatuloy niya nga yung kagustuhan ni Bajing maprotektahan ng Toman. At gaya nga na sinabi ko kanina, mga Lodi, na sa isang present timeline nga ay nakipagtulungan nga siya kay Takemichi para maibalik ang Toman at maprotektahan ito. At maibalik din si Mikey at mailigtas ito sa pagiging masama nito kung saan ay tinahak nga nito ang maling landas. So bago nga ito magtapos, mga Lodi, ay maisingit ko na lang din to. Noong bata pa nga si Kasutora ay nasaksihan niya nga mismo yung pag-aaway ng nanay at tatay niya kung saan ay pinapwersa nga siya netong pumili kung sino ang sasamahan niya sa dalawa. So dito nga ay nagka-trauma, mga Lodi, si Kasutora. So dito na nga ito nagtatapos, mga Lodi, at bibigyan ko nga kayo ng quotes na sinabi ni Kasutora kay Mikey. So that's it, mga Lodi. So kung nagustuhan nyo nga ang video natin ito, ay don't forget to like this video, mga Lodi. So once again, nagpapasalamat po ako ng marami sa inyo kasi 10,000 subscriber na nga po tayo. Grabe. Maraming salamat po sa pagsuporta sa akin at sana hindi po kayo magsawa. So mga Lodi, balak ko nga po sanang mag... Pumiyok pa ako. So balak ko nga po sanang mag daily upload, mga Lodi. Pero wala pa po kasi akong bagong gamit, which is nagtitis pa rin po ako sa cellphone kong to. Pero kapag nagkabago nga po akong cellphone at mic, I promise magda-daily upload na po ako. At bala ko nga po sana ganun na lang yung system ko, daily upload po. So maraming salamat po sa inyo sa pag-support sa akin. I love you all. Peace out. Ayun nga pala, shoutout time pa pala.